sa ating lahat, JTPC po. Ngayon naman po ay ituturo ko naman po yung paghahalo po ng maes sa finisher po na beads. At kung ano po bang benepisyo nito, kung maganda nga ba sa ating mga manok. At yun, tara, pag-usapan natin. Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-tips po, no? At yun nga po, naka 30 days na po ng aking mga manok po at nakapag-harvest na po kami ngayong araw na to, kanina madaling araw po, at nakapag-dress po kami ng 14 piraso po, at yung 4 ay sa mga kapitbahay at yung 10 po dun po sa tindahan, at ang kuha po sa amin ay tindahan po ay 148 pa rin po at di pa rin po nagbabago. At yun nga po, sabi ko nga po sa last video ko, ang taas po ng presyo ng feeds at hindi naman po, hindi nagbago po ang presyo ng manok po, at yun po ang nakakalungkot. At isa pa po sa nakakalungkot din na ano, at di po natin na-achieve yung pinakamagandang timbang po ng mga manok dahil po sa sobrang init. Yan, may stress po. Nakapagpabagal po kasi ng timbang po yun. At yun nga po, gumawa po ako ngayon ng solusyon para po makahaboy po ng timbang, ano, bago po magpiesta. At yun nga po yung pag-uusapan po natin ngayon, yung mais po. Yan. At mais na ihalo po sa finisher. Yan. Para po makatulong po sa paglaki po ng ating mga manok po. Yan. At mamaya po, papakita ko po sa inyo yung paano po ako mag-mix ng mais sa finisher po. Yan. Dadaling ko po muna kayo dito sa manok. Ano. At pasensya na po kayo kung maingay po yung pinalinig po kayong maingay po na kulis-kulis. Ayun po yung ano, kuliglig. Pasensya na po kasi at maga-maga po ako nagbablog po ngayon. Dahil mamaya po ay marami po akong gagawin. Yan. Naisingit ko lang po at dahil yun nga po, stress po ang mga manok po ngayon pag maingit po ang panahon. Yan. At kailangan po natin ng tulong ng maes at vitamins para po tuloy-tuloy yung paglaki po nila. Kahit po na-stress sila dahil sa init, ay meron po tayong alternative para po makahabol po ng timbang. Yan. Yan po. Pa rin po, kaya doon, mainit, kailangan pong takban para po hindi po ma-stroke. At yun nga po kagandahan, no? At wala pa pong na-stroke sa aking mga manok po dahil may erectic pan nga po sa tanghali, nilalagyan. Yan, dalawang erectic pan po. Nadaig pa po kami. Kami hindi makapag-erectic pan, nandun po lahat. Yan, tis-tis na lang po dito sa kubo. Dito na kami katampay, saka doon, malapit po sa ano, kalsada. May puno. Yan. At yun, ipapakita ko na po sa inyo ano, para po ano po bang pagmimix mo niyan. Yun, mga ka-tips, ito po yung maes na bibili nyo po, no? Kailangan po durog. Yan. Ganito po ang bibili nyo yung maes. Yan. Ganito po ka durog. Tapos po ay finisher. Yan, nagpi-finisher na po kasi ako kasi ano na po eh, pag-harvest na po para hindi po masyado, para hindi naman po sila maumay, no? Dati po hindi po ako nagpi-finisher, no? Dati po dahil sa mahal po ng patuka, nag-finisher na po ako kasi mura po ang presyo ng finisher. Nasa 1680 na po, no? Yan, mura. Kaya nag-finisher na po ako, wala po tayong magagawa kaya kailangan mag-finisher. Yan, at tuturo ko po sa inyo yung paghahalo po niyan. Kailangan po, pwede po 70-30 o 60-40. Yan. So, isang puno po dito, hindi ko naman po pinan, no? Yan. Okay, mga ganito na siguro. Yan. Mga ganito po, no? Yan. Haluin nyo lang. Tatansyahin nyo lang po ang pag-mix po nyan. Tatansyahin nyo. Yan. Napagkita nyo na kulang pa, dagdagan pa po natin ng konti. No? Yan. Pag yung nahati na po, no? Nakikita nyo na. Yan. Tulad nyan. Yan, nakikita nyo na, pag kinuha nyo, may halo po. Yan, maganda ho yan. Yan. Pag ganito pong mix na gagawin nyo. Yan. Kita po. Yan, tulad nyan. No? Yan. Ganyan po ang pag-mix po ng maes sa finisher po. Yan.
At na try ko na rin po ito nung last na alaga ko po, at testing ko po muna bago ko po i-share sa inyo, no, para po may idea po kayo, at sure po na nakakatulong po talaga yan. At okay naman po ang nangyari sa aking mga manok po, tulad po nung sinabi ko sa inyo, hindi po pare-pare sa timbang, mayroon po 1.7, may 1.4. At yun po yung naobserbahan ko nung nagpakain po ako ng ganito ng maes, ay humabol po, no. And last na ano namin ay nasa 2 kilos, 1.9, 1.8, humabol po yung mga 1.4, 1.5 po nun. Kaya ayos po ang nangyari, dahil 35 days na, bago pa lamang 35 days nun, ay nakaharvest na ho kami. Yan. Dahil maganda ho ang timbang. Yan po ang procedure po nyan. Yan. At yun, napakita ko na po sa inyo yung pagmimix po ng maes sa finisher po. At yun po ay gawin nyo po pag pwede nyo po siyang gawin ng pagka 26 days, 27 or 28, basta malapit na po kayo mag-harvest para po may dagdag laki po at timbang sa ating mga manok po, no? Yan. Subukan na po yan. Yung sabi ko nga po sa inyo, bago po ako nag-share sa inyo nito, ay tinaray ko po muna nung last na alaga ko po, para makasigurado nga po na tama po yung ibibigay ko information sa inyo. Yun. At yun na nga po. At tuloy-tuloy lang po tayo, no, sa ating pag-aalaga po. At huwag po kayo magsasawa sa patuloy na pagsuporta ng aking YouTube channel. Yan. Maraming salamat po sa mga nagko-comment po dyan. Yan. Mga magtatanong. At masaya po ako na na-appreciate nyo po yung ginagawa kong video na pag-share po. At yun, di po ako magsasawang mag-sumagot sa mga katanungan nyo po. At sisikapin po natin yan, masagot po. At pasensya na po kayo kung hindi ko po nasasagot yung iba. Yan, dahil po, yun nga, nasa video na po natin. Yan, pwede nyo pong balikan para sigurado po, no. Yun, sana maubos na po ito, no, na 35 days. Sana maubos din ng 35 days para hindi na po kumain pa ng maraming fish po. Dahil araw-araw na po kami, araw-araw na po kaming mag-dress. Pasampu-sampu. Hindi pa po kasi kami na, hindi pa po kasi namin na napupuntahan po yung ibang tindahan, dahil medyo nalinibago pa po kami sa pag-dress. Mano-mano lang po kasi kami. Yan, sa pag-dress po. No? Yun nga. May hindi bago pa. Kailangan ni warm up po muna. Yan. Tulad po kanina, dami pong palpak na nangyari. Nasira yung balat. Yan. Kaya medyo naninibago pa. Uti-uti. Yun. Siguro bukas, medyo mabilis na kami mag-dress. Yun. At yun, dito ko na po tatapusin ang aking vlog po. At maraming pong salamat po uli sa sumusuporto po sa JTips TV. Yan, mga katips sa ayan, mga kamanok natin dyan, mga nag-aalaga ng 45 days. Yan, sinasabi ko po sa inyo, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagne-negosyo nito. At kahit po mahal ang feeds, mahal ang sisiw, tuloy lang po tayo. Yan, sayang din po kasi ang kikitain, no. Bababawasan lang naman po tayo ng konting kita. Okay lang po yun. Mahalaga, may pumapasok po sa ating income, no. Dahil sa hirap nga po ng buhay po ngayon, kailangan talaga kumayod. Kung anumang magandang negosyo na papasukin, go lang tayo, no. Dahil yun, para may panggastos tayo sa araw-araw. Hindi man to ayos na talagang solid na ano, pagtiyagaan na po natin kaysa wala po tayong trabaho, no. Yun lang mga tips ko po sa inyo, no. Pag nahihirapan po kayo magtrabaho, kumuha po kayo ng pampunan na pagbamanok. Ayos po ito. Yan. Gagabayan ko po kayo, at andiyan naman po yung mga video ko. Subaybayan nyo lang po. Yan. Para pare-pares po tayong kumita. At yun, maraming salamat po ulit. At happy farming po sa ating lahat.